Nakababahala raw ang biniling refurbished o inayos lang na helicopters ng gobyerno para sa Philippine Air Force. Ayon sa source ng GMA News, bukod sa discontinued o hindi na raw ginagawa ang klase ng helicopter na nabili, hindi rin ito nasunod ang ilang panuntunan para matiyak ang seguridad ng mga sasakay rito. Balita hatid ni Michael Fahati. Dalawa itong refurbished na UH-1D helicopter sa 21 nabili ng Philippine Air Force. Sa kontratang napirmahan ng 2013, binili ang mga chopper mula sa joint venture ng Rice Aircraft Services Incorporated at Eagle Copters Limited sa halagang 1.26 billion pesos. Ayon sa source ng GMA News, nakabahagi sa negosasyon ng kontrata, may mga hindi rin nasunod sa technical specification tulad sa mga bagay na mahalaga para sa kaligtasan at seguridad ng mga sasakay dito. Ipinakita niya sa amin ang mga dokumento may kinalaman sa deal, tulad nitong terms of reference para sa pagbili ng mga helicopter. Nakasaad dito na dapat self-sealing at crashworthy ang fuel cell na lalagyan ng gasolina. Ang self-sealing fuel cell, kapag tinamaan ng bala, ay magsasarado para maiwasan ang pagsabog. Lima ang fuel cell ng UH-1D. Ang requirement natin dito sa TOR ay kinakailangan ay ito ay self-sealing. Mm-hmm. Itong limang ito. Self-sealing, sariling, ano? Kapag tinamaan ka ng bala, kinakailangan, pag tamang ganun, magsisil siya. Self-sealing. Yung tangke po. Yung tangke, mm-hmm. Oo. Pero tama, itong sa lima, dalawang tangke dito, pag tinamaan, sinasabi nila, mm-hmm. but it's not yet proven, mm-hmm. na kapag tinamaan daw ay self-sealing. Mm-hmm. Pero inamin naman din nitong supplier na yung tatlo pang natitira ay hindi. Dalawa po. Hindi po, by design, lahat po ng ano, hindi po lahat ng limang cells is ano, self-sealing. Yung dalawa lang po ang merong ano, provisional self-sealing po. Meron din daw dapat itong night vision goggles o NVG compatibility. Ang ibig sabihin, ang helicopter ay pwedeng lagyan ng espesyal na ilaw na makikita ng piloto kapag nakasuot ng night vision goggles. Dapat siya lumilipad ng may ilaw, mm-hmm. may ilaw, mm-hmm. para nakikita ng mga sundalo natin, ng ating ground troop. Mm-hmm. Nang hindi nakikita, mm-hmm. ng mga pangkaraniwang mata na walang night vision goggles, mm-hmm. iyon ang pinakang purpose, mm-hmm. niyan. Pero giit ng technical working group na nag-check sa dineliver na helicopter, NVG compatible naman daw ang UH-1D. Ang hinahanap po natin is NVG compatibility po. Pwede po nating lagyan po. Nang hilingin ng Department of National Defense ang emergency na magbili ng mga defense equipment para sa AFP sa pamamagitan ng negotiated contract ng 2012, mga UH-1H helicopter ang hiningi ng Defense Department. Pati ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong 2012, mga UH-1H ang inaasahang darating. Inaasahan nating may deliver na ang binili nating 21 refurbished UH-1H helicopter. Ang UH-1H ay isang uri ng UH-1 helicopter na gawa ng Bell. Pero nang ipabid ang kontrata, UH-1 na lang ang nakalagay. At nang mag-fail ang bidding at mauwi sa negotiated contract ng pagbili ng helicopter, hindi na UH-1H ang modelo na kinuha ng Air Force, kundi UH-1D, mas mababang modelo kung teknikal ang pag-uusapan. Ang modelong UH-1D ay discontinued na rin, kaya nababahala ang source. Giit na mga opisyal ng DND, nasunod naman daw ang terms of reference ng kontrata. We will never accept a delivery that is disadvantageous to the government. That is the bottom line. Or we will never accept any delivery that is not compliant to the terms of reference enumerated in the contract. Dagdag pa, mareremedyo naman daw kung magkakaproblema ang UH-1D sa spare parts. Any report about the helicopter will have to be submitted to the supplier for the supplier to make the necessary corrective measures. Sa ngayon, 13 UH-1D pa lamang ang hawak ng Air Force. Ang iba, ina-assemble pa raw ng supplier, saka inspeksyonin kung katanggap-tanggap. Sinusubukan pa namin makunan ng pahayag ang supplier na Rice Aircraft Services at Eagle Copters Limited. Habang bumuo na daw si Defense Secretary Walter Gasmin ng komite para imbestigahan ang mga alegasyon kaugnay ng kontrata. Michael Fahatin, GMA News.